Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Nawa naging maayos ang gising mo ngayong umaga. Muli na naman po tayo magkakasama para sa programang Angkla upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hati ng kaliwanagan sa Biblia. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica. Magkakasama-sama po tayo tuwing Biyernes sa loob ng 30 minutes dito po lamang yan sa 702 TZS FEBC Radio TV. Isa sa mga paksa na madalas nating narinig sa mga talakayan at pag-uusap ay ang tungkol sa global warming o ang katagang pinalit dito ang climate change bilang catchphrase ng environmentalism. Ito ang paksang pumupukaw hanggang ngayon ng atensyon hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Katunayan, ang global warming ay naging isang pandaigdigang issue. Marahil ang isa pang nakakagulat na pahayag ay ang sinabi ng United Nations Secretary General na si Antonio Guterres, "The world is now entering an era of global boiling." Official data confirms that July 2023 has become the hottest month ever recorded in human history, with temperatures breaking records across the board. Iniyak din ni Guterres sa isinagawang climate press conference sa UN headquarters ang ganito, "Humanity is in the hot seat. Climate change is here. It is terrifying. And it is just the beginning. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. And the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. What's surprising and alarming, however, is the speed of change." Marami ang labis at sadyang nababahala tungkol sa phenomenon na ito. Katunayan, may mga tao ngayon na nagsasuffer from eco-anxiety, a chronic fear of environmental doom. Marahil isa ka rin sa mga nagtatanong, may dapat ba talagang ipag-alala o ikabahala? May pakialam ba ako o dapat ba akong makialam sa usaping ito? Hayaan po ninyong ilatag ko sa inyo ang ilang mga obserbasyon at resulta ng mga pag-aaral tungkol sa usaping ito na maaring magdala sa atin sa mas malalim na pagtingin at pagsasalang-alang. Ang pagtaas ng temperatura sa ibabaw ng mundo na dulot ng mga greenhouse gases ay kilala bilang global warming. Ang global warming ay nagresulta sa pagtaas ng normal na temperatura ng daigdig. Naistorbo nito ang pattern ng panahon sa pamamagitan ng pagtaas ng ulan sa ilang lugar at sa pagpapababa nito sa ilang iba pa. Sinasabi na ang iba't ibang salik tulad ng deforestation, populasyon sa kapaligiran, greenhouse gases at iba pa ay responsable para sa global warming. At dahil dito, tumataas ang rate ng temperatura at bilang resulta nito, nagsimulang matunaw ang mga glacier. Alam natin na kung matunaw ang mga glacier, ang buong mundo ay mapapasailalim ng tubig. Ang pagbaba ng ozone layer ay isa pang dahilan ng global warming. Dahil sa tumataas na paglabas ng mga chlorofluorocarbon, ang ozone layer ay nauubos araw-araw. Pinoprotektahan ng ozone layer ang ibabaw ng mundo sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nakakapinsalang sinag ng araw na magmumula sa lupa. Ngunit, ang unti-unting pagkaubos ng ozone layer ay nagdudulot ng global warming sa ibabaw ng daigdig. Ang global warming ay isang mapanganib na phenomenon na nararanasan sa buong mundo. Ito ang isang pandaigdigang problema na nakakuha ng atensyon ng modernong mundo sa mga nagdaang panahon. Ito ay naging isang bagay na pinag-aalala ngayon para sa modernong mundo. Ang temperatura ng daigdig ay tumataas araw-araw at nagdulot ito ng banta sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundong ito. Ang global warming ay isang pangunahing issue sa kapaligiran ngayon. Ayon sa obserbasyon ng mga eksperto, ito ay sanhi ng pagtaas ng dami ng carbon dioxide at iba pang fossil fuel na inilabas ng pagsunog ng karbon, pagsasagawa ng deforestation at iba't ibang aktibidad ng tao.
ang global warming ay humahantong sa pagpapabago ng klimatiko na kondisyon ng mundo at nagdudulot din ng iba't ibang panganib sa kalusugan. Nag-iimbita rin ito ng maraming natural na sakuna sa lupa. Dahil sa pagbabago ng temperatura sa daigdig, ang kalikasan ay kumikilos sa abnormal na paraan. Iba't ibang hindi pangkaraniwang pag-ugali ng kalikasan ay makikita sa mundo ngayon bilang resulta ng global warming. Sa ngayon, makikita natin ang hindi napapanahong pag-ulan, matinding tagtuyot at matinding init ng temperatura na naranasan sa ilang bansa sa Europa. Gayun din ang dalas at kalubhaan ng mga natural na sakuna tulad ng mga bagyo, pagsabog ng bulkan, heat waves, wildfire, pagtaas ng tubig sa dagat sa iba't ibang bahagi ng mundo, pagkatunaw ng mga yelo sa dagat na nagdudulot ng mas matinding pinsala sa sangkatauhan. Sari-saring mga kalamidad at dilubyo ang nakita at nabalita ang nangyari sa iba't iba pang bahagi ng mundo tulad na lamang ng malakihang pagbaha sa ilang mga bansa gaya ng Pakistan na kamakailan lamang ay nagpalubog sa maraming mga lugar nila at pagkawala ng mga ari-arian at maraming buhay. Ang isa sa direktang epekto ng global warming ay ang abnormal na pagbabago ng klima sa mundo o ang climate change. Ang climate change ay ang long-term na pagpapalit ng temperatura at weather pattern dulot ng epekto ng mga pagkasira ng kalikasan at matinding industrialisasyon ng mga mayayamang bansa na gumagamit ng fossil fuels gaya ng uling, langis at gas. Dahil sa epekto ng climate change, sinasabi ng mga eksperto na aasahan ang mas matitindi at malalakas pang bagyo na mararanasan sa buong mundo dahil sa pagtaas ng moisture sa karagatan. Ang mga pandaigdigang pagbabagong ito ay nagbabago ng mga ecosystem, pagtaas ng level ng dagat, at pagbabago ng mga pattern ng panahon. Bagamat matagal nang pinag-uusapan sa mga pandaigdigang mga pulong at pagtitipon ang issue sa climate change, tila ba hindi sineryoso ito ng ilang bansa ang mga hakbang na dapat gawin para maibsan kahit papaano ang pinangangambahang magiging epekto nito sa mundo. Ayon sa mga naging obserbasyon, ang 21st siglong mundo ay nagiging isang mundo ng kompetisyon. Ang bawat bansa ay nagnanais na maging mas mahusay kaysa sa isa at ang bawat bansa ay nakikipagkompetensya sa iba upang patunayan na mas mahusay kaysa sa iba. Sa prosesong ito, binabaliwala ng lahat ang kalikasan. Bilang resulta ng pagsantabi sa kalikasan sa proseso ng pag-unlad, ang mga problema tulad ng global warming ay sumabog bilang isang banta sa modernong mundo. Ang ating kapaligiran ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa ating kalusugan. Kabilang sa mga epekto ng pagbabago ng klima, ang tumaas na pagkalat ng sakit, kawalan ng seguridad sa pagkain at tubig, at pagbaba ng kalidad ng hangin. Nililimitahan ng mga kaganapang ito ang pag-access sa pagkain at inumin tubig at nakakagambala sa pagkakaroon ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang Intergovernmental Panel on Climate Change ay naguulat ng mataas na kumpiyansa na ang malalang mga kaganapan sa panahon dahil sa pagbabago ng klima ay palalalain ang pagkalat ng mga sakit na dala ng tubig. Ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Social Weather Stations, mahigit 9 sa 10 Pilipino na ang personal na nakaranas ng negatibong epekto ng pabago-bagong panahon dulot ng pag-init ng temperatura ng mundo sa nakalipas na 3 taon. Ang lahat ng ito ay nangyayari kasabay ng pagtaas ng greenhouse gas emissions. Ito ang napag-alaman ng SWS sa isinagawa nilang survey kamakailan. Sa kanilang sample population, lumalabas na nasa 93% ng mga Pinoy na nasa wastong gulang na ang nakaranas ng epekto ng climate change. Ang issue ng climate change ay napakahalagang issue sa mga bansa sa buong mundo at isa na rito ang Pilipinas. Isa kasi tayo sa mga bansang pinakamaapektuhan sa mga pagbabagong dala nito. Ang bansang tulad natin na archipelago na napapaligiran ng tubig ay nanganganib sa climate change ayon sa report ng PAGASA.
Dahil sa nakaambang na malakihan at malawak ang banta at panganib na idudulot ng phenomenon na ito, ang mga siyensista, mga eksperto at mga iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno sa buong mundo ay nananawagan sa pagkakaroon ng maigting na paghahanda sa phenomenon na ito. Ayon sa kanila, mahalaga daw na maganda tayo para sa mga epekto sa kalusugan mula sa pagbabago ng klima at bumuo ng wastong mga plano sa pagbagay. Katulad daw ng programang inilunsad ng California Building Resilience laban sa mga epekto ng klima. Layunin ng proyekto na maganda para sa mga epekto ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagbuo ng mga lokal na plano sa pagbagay sa kalusugan. Ang mga adaptation plan na nag-aalok ng mga mapagkukunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa mga mahihinang populasyon, i-alerto ang publiko tungkol sa matinding mga kaganapan sa panahon, paghikayat na dapat bawasan ng gusto ang mga emisyon, at pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga programa ng komunidad. May panawagan din na suportahan ang private and public sector's transition para sa renewable energy, reduce unnecessary electricity consumption, and prioritize the reuse of finite resources. Ang global warming o ang climate change ay hindi diniskas ng hayagan sa Biblia. Subalit gaya ng mga ipinapahayag natin ngayon, we are given facts in the world tulad ng rising temperatures, melting ice caps, increased drought, increased wildfires, and increased health problems mula sa pagtaas ng temperatura sa urban cities. Kung pipiliin mo o ng sino man na maniwala sa global warming o climate change, ay nasa sa iyo yun at nasa kanila mismo. What we are told in the Bible is that all mankind is to be good stewards of God's creation as the entire world is His. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ito ang matutunghayan natin sa Psalm 24, verse 1. Yamang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang sangkalupaan. It is right for us to take care of the planet and do what we can to help the earth. Hindi tayo ang may kontrol ng ating mundong kinalalagyan at kinagalawan. Ganun paman, we can make changes in our everyday life to show God we are being good stewards of what He has given us. Sa naging pagtatalakay ni Dr. Albert Mohler, isang kilalang evangelical theologian sa panahon natin ngayon, isa rin siyang presidente ng isa sa mga malalaking seminary sa buong mundo at isa ring author tungkol sa paksang ito, ibinahagi niya ang pagkaka-award ng Nobel Prize kay former U.S. Vice President Al Gore for his work in global warming. Nagbigay siya ng ganitong remarks, "The issue for me today, as I'm looking at this, is not so much about whether Al Gore deserves the Nobel Prize. That's up to the Nobel Committee. It's what is global warming, and while all the world is talking about it, this is the place for intelligent Christian conversation about how we figure out what global warming is, how we fit it within the Christian worldview, and how we move from the so what to the what now, the application question." At nagbigay siya ng sarili niyang pananaw. Ang sabi niya, "Let me tell you the big questions I have about that. Number one, is this a natural kind of cyclical pattern? Is this the kind of thing that comes back again and again and again in terms of the history of the earth?" Aniya, alam natin na nagkaroon ng iba't ibang mga pattern. Kaya isa yan sa katanungan. The second question would be, are human beings causing this? Kagagawan ba ito ng mga tao? Ito pa ang dugtong ni Dr. Mohler. If this were just some kind of natural occurrence, the question would be, what do we do to try to mitigate its effects and all the rest? But if human beings are causing this, then that raises the whole question of responsibility. What can we do if we did it? Can we undo it? Sa kanyang tugon sa unang tanong, whether this is just a natural pattern, it appears that it might be in part, aniya. Hindi rin ito magiging madaling tukuyin dahil sa wala tayong uri ng meteorological data or uri ng weather data ng mga nakalipas na siglo na nakapagtala ng temperatura araw-araw in Fahrenheit or Celsius and noting the weather so that we can track all this. Wala din tayong kaalaman in previous centuries of human history about the poles.
Alam natin that the exploration of the poles is a fairly recent thing in terms of the lifetimes of people na nabubuhay sa ngayon. We don't have the kind of data we would like to have on exact sea levels and all the rest. Ngunit sa kabilang banda, there is some data. Alam natin kung nasaan ang mga daungan na nagsasabi sa atin tungkol sa sea levels. We have water levels marked on erosion patterns and all the rest. Kaya ang bottom line sa unang tanong, sabi ni Dr. Moller, I think we know enough to know that something is happening here. Something unusual and something alarming is happening here. Tungkol naman sa pangalawang tanong, ito ang pahayag ni Dr. Moller. This is where I have had to assume that it must be that humans have at least some contributions to this. How much? I don't know. I'm not posing as a scientist. I'm not an environmentalist. I'm not a physicist. I'm not a meteorologist. But trying as my best to look at the data and to read the most credible people, it does appear that human beings are part of this. To borrow from Francis Schaeffer's Pollution and the Death of Man, ang sabi niya, fallen man has dominion over nature, but he uses it wrongly. The Christian is called upon to exhibit this dominion, but exhibit it rightly. Treating the thing as having value itself, exercising dominion without being destructive. Binanggit din niya ang naging pahayag ni Bjorn Lomborg, isa ring book author na kanyang ginagalang pagdating sa isyong ito. Narito ang kanyang naging pahayag. I accept that there is such a thing as global warming. I accept that human beings are contributing to it. But let's be real about what we could do to fix the problem and even whether we would be willing to do those things when we understood how it would change the way human beings live. Ang malaking tanong ay ito. Paano tayo mag-a-adjust dito? How do we respond to this? Balikan natin ang creation account sa aklat ng Genesis na nagsasabi sa atin na all of this was pointing to the eventual creation by God of the human being in order to exercise this very dominion over the created order. But at the same time, mayroong ikalawang mandato, and that is the mandate of stewardship, which is also plentiful and abundant sa Scripture. Stewardship reminds us that we are not the owners of this garden we call planet Earth, but rather we are the inheritors of a stewardship. We are not only to exercise dominion, we are also to exercise a stewardship. That means we understand that we will give an accounting for how we have used and not abused what the Lord has given to us in this good creation. Alam natin na pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Ito ang napakaliwanag throughout the scripture sa Genesis chapter 1, sa Psalm 104. Bilang mga nilikha ayon sa kanyang wangis at binigyan ng tungkuling pangalagaan ng kanyang mga nilikha, we should show equal care for all God's creatures, no matter how humble, small, or seemingly unnecessary. Our responsibility can be summed up this way. We care for creation for our good and God's glory. God is glorified when we show the same care for and delight in His creation as He does. Of course, kailangan natin na laging isaisip na lahat tayo ay fallen sinners. And selfishness, greed, and apathy will always impact how well we will fulfill the Creator's mandate. Kung kaya't ito ang dahilan kung bakit ang ultimate answer sa environmental issues ay hindi ang mas marami pang mga batas, malalaking multa, o karagdagang kapangyarihan sa gobyerno. The answer is the gospel of Jesus Christ. As people turn to Him for salvation, they become new, and by the power of the Holy Spirit, put to death sin and walk in a way that pleases the Lord, and that includes how they treat His creation. Kaya isang napalaking paalaala sa atin sa pagsasalang-alang sa tanong na how then should we view climate change, global warming o global boiling, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. We should view it skeptically and critically, but at the same time, honestly and respectfully. Most importantly though, we should look at it biblically.
At ito ang sinisikap nating ihatid sa ating pagtalakay sa paksang ito. Climate change may or may not be real, and may or may not be human-caused. But we can know for certain is that God is good and sovereign, and that planet Earth will be our habitat for as long as God desires it to be. Ito ang pahayag sa atin ng awit, kabanatang 46, talatang 2 at 3. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan, humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Gayun din naman, ating alalahanin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat at ang mundong ito ay hindi natin tahanan. The Bible tells us the earth will be destroyed by fire in the future, which would align with global warming. It could be the present crisis we are experiencing with the rising heat, could be the beginning of the birth pangs Jesus talked about during his earthly ministry in Matthew chapter 24, verse 8. God will one day erase this current universe, ayon sa 2 Peter 3, verses 7 to 12, and replace it with new heavens and new earth. Ito ang ipinahayag sa Revelation chapters 21 and 22. As for the immediate time, tayo ay dapat magsikap na magkaroon ng pagkakaisa, practice good stewardship, and look forward to the day when God will make everything new. Ama naming Diyos, ang dakilang manlilikha, ang lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng mga bagay na naririto. Salamat po na anuman ang mangyari at maganap sa mundo, kasama po namin kayo at kayo po ang may kontrol ng lahat. Sa inyo lamang po, Panginoong Hesus, mayroong tunay na katiyakan. Kung kaya't sa inyo ko po sinusuko at itinitiwala ang aking buhay. Kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng inyong kaligtasan. Patawarin po ninyo ako. Maghari po kayo sa aking puso at buhay. Ito po ang aking samo at dalangin. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Ako po ang inyong nakasama, Ronel Rubrica. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla. Dito lamang sa 702 DZAS. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga